Sino sa inyo ang ready na to receive the word of God? Amen. Yung katabi mo, parang tulala pa yata. Gisingin mo, sabi mo, panahon na para Grabe, oh. Praise the Lord. Praise Jesus. I want to welcome all of you. Those who are joining us for the second time, third time, fourth time, fifth time, and those who are joining us for the first time, we welcome you. After the service, may regalo po kaming konti sa mga first-time guests natin. Punta lang ho kayo sa ating team. Praise the Lord. Sa loob po ng nakalipas na tatlong linggo, we are trying to unpack the story of Jesus walking on the water. And if you haven't been able to catch up with these messages, I strongly encourage you na pumunta po sa ating YouTube channel, panoorin po ninyo to because I believe that this is going to help you a lot. And this has been an accidental series, so imbis na one message lang, naging tatlo na ngayon. Pero I hope it's fine, okay lang. So this is going to be the third week that we're going to talk about the story ng after ng another yet amazing miracle of Jesus Christ na pinakain niya po yung 15,000 people. Ang sabi ng Bible, inutusan ng ating Panginoong Jesus sa mga disciple na mauna na on the other side. Everybody say, you will go to the other side. Amen. At habang sila ay tumatawid, naka-experience sila ng matinding bagyo. So let's once again, let's read the story in Matthew chapter 14, verse 22 to 28. Matthew 14, 22 to 28. Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go ahead of him on the other side while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went on the mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone, and the boat was already a considerable distance from the land, buffeted by the waves because the wind was against them. Shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. How cool is that? And when the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost! And they cried out in fear. But Jesus immediately said to them, take courage, it is I. Whew. Hallelujah. Don't be afraid. Take courage, it is I, don't be afraid. Lord, if it is you, tell me to come to you on the water. Lord, if it is you, tell me to come to you on the water. In essence, sinasabi ni Peter, Lord, alam ko nakakalakad ka na sa tubig, but I want to be part of that miracle. Because the winds are scary and the winds are boisterous, but there's no place I would rather be than be in your presence, Lord God. I want to be with you. So if you are doing something in my church, I want all in. If you are doing something in my family, I want all in. If you are doing something in my community, I want all in. I want to experience you. Can anybody, amen, agree with me that we all want to experience being with Jesus? Hallelujah. And in verse 29, nasabi ng ating Panginoong Jesus, come. And Peter replied, how? Hindi niya sinabi yun, by the way. Kung tayo yun, sasabihin natin how. And then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came down toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and he began to sink. And he cried out to God, Lord, Lord, save me. Sino sa inyo nagpe-pray din minsan ng ganyan? Lord, save me. Wow. Let's go back to verse 30 again. But when he saw the wind, he was afraid and he began to sink. And he cried out, Lord, save me. Do you still remember yung topic natin in week one? Glued to destruction. That when he saw, week one, when he saw the wind, amen, it's all about focus. Week two, it's all about fear. When he saw the wind, he was afraid. See that? So ano na lang yung kulang? And then he began to sink. Week one, we talk about focus. Week two, we talked about fear. And week three, we talk about that sinking part. He began to sink and he cried out, Lord, help. By the way, kung gusto nyo mag-amen, amen lang kayo anytime. Libre po yan, walang bayad. Buy one, take one. Oh. Mahigit 2 taon po ako nagsasalitang walang crowd. Please, help me out. Week one, we talk about focus. Week two, we talk about fear. Week three, we'll talk about that sinking. At ang title ng message natin ay pinamagatang ko pong lubog, pero hindi lunod. Sabi mo nga sa katabi mo, lubog, pero hindi lunod. Finally, tumawa din kayo. Praise Jesus. Lubog,
pero hindi lunod. Sino sa inyo makakapag-testify, minsan lumulubog, pero thank God, hindi malulunod. Hallelujah. What makes you afraid? Ano yung bagay na nakakapag-create ng takot sa iyong puso? Siguro pag sinabi ng kumpanya na magda-downsize siya at magtatanggal ng tao, malamang matatakot ka. May mga circumstances ng buhay natin na nagke-create ng takot sa ating puso. Kapag nakatanggap ka ng sulat mula sa attorney na ikaw ay inihabla o ikaw ay dinemanda, siguradong nakakatakot. Pag manakakarinig tayo ng balita na magtataas na naman ng gasolina, hallelujah, kahit nga wala kang sasakyan, takot ka na rin kasi alam mong apektado ang mga bilihin, apektado. So it makes us afraid. Circumstances in our life makes us afraid. Kapag dumataas ang gasolina, kapag tayo ay nakakatanggap ng hindi magandang balita, kapag sinabi ng doktor na meron kang sakit at hindi pa sure kung ito ba ay cancerous o hindi, it makes us afraid. Pero maraming salamat, hindi tayo tinuruan at laging sinasabihan ng scripture na dapat tayo ay huwag in other words, tayo po ay hindi sinasabihan ng Bible na mag-dwell sa ating takot. In fact, when fear reigns, faith is down. When fear is up, faith is down. Kapag ang takot mataas, ang pananampalataya ay bumababa. Pero ang lagi nating ipinapaalala sa ating mga sarili ay simple lang, mga kapatid. Sa panahon ng ating takot, sa panahon ng ating pangamba, sa panahon ng mga problema sa ating buhay, nakikita ba natin ang ating Panginoong Jesus in the middle of the storm? Nakikita ba natin ang Panginoon sa gitna ng ating mga pagsubok? Can you sense God's presence in the middle of the storm? Can you recognize God in the middle of the storm? It is very, very important na kahit may bagyo sa ating buhay, nare-recognize natin yung Diyos na nagsasalita sa ating buhay at lahat ng kanyang sinabi ay lagi nating naaalala. You may not be able to control your situation, but you can always control your response. You may not be able to control the circumstances in your life, the storms in your life, but you can always control your response. You may not be in control, but you always have a choice. Let me repeat that. You may not have the control, but you always have the choice. You always have the choice, faith or fear. Lagi kang may choice, magpapatuloy o susuko. Lagi kang may choice, sasamba ba ako o magrereklamo. You always have a choice. Hindi man sa trabaho mo man, lagi, hindi sa lahat ng panahon may choice ka sa iyong trabaho. Hindi sa lahat ng panahon na sa circumstance ng buhay mo ay may choice ka. Pero ang siguradong may choice ka yung response natin sa ating buhay. Meron kang choice, magkukwit, magigive up, o magpapatuloy. And unfortunately, mga kapatid, marami po sa atin ang nagkukwit at nagigive up kasi ina-approach natin ang ating problema from man's perspective. Sa pananaw ng tao at hindi sa pananaw ng Diyos. If you remember last week, ang sabi natin, sa man's perspective, it is always hard, it is always difficult, and it is always limited. But with God, all things are possible. So which perspective are you looking at? Kasi madalas, mga kapatid, kaya tayo nagkukwit, kaya tayo sumusuko, kasi tinitignan natin yung ating sitwasyon sa perspective natin at hindi sa perspective ng Diyos. Do you still remember nung nagpadala si Moses ng mga spiya sa Promised Land? At yung 10 bumalik, iba ang perspective. At si Caleb and Joshua, iba ang perspective. You still remember that story? Ang sabi nung 10, masyadong malalaki ang mga higante doon. Ang mga cities nila ay fortified. Hindi natin sila kaya. Ang sabi nila, para lang tayong tipaklong sa kanilang pananaw. At sa pananaw namin ay ganun din. You see that? Sa pananaw ng mga higante, tipaklong lang kami. Sa pananaw din namin, tipaklong din kami. So sa perspective ng mga tao daw doon, tipaklong sila. Sa perspective nila, tipaklong daw sila. Pero may kulang na perspective. Sa perspective ng kaaway, tipaklong sila. Sa perspective nila, tipaklong sila. Ano kaya perspective ng Diyos? Because sometimes, tinatanggal natin yung perspective ng Diyos sa sitwasyon natin. Kaya tayo sumusuko because we always looking at our perspective instead of God's perspective. Lagi nating ina-assume na yung outcome ng ating mga pinagdadaanan is based on your perspective. Guess what? Public service announcement. Ang outcome ng ating pinagdadaanan ay hindi nakabase sa perspective mo, kundi sa perspective ng Panginoon. Hindi sa limited, kundi sa supernatural. Hallelujah! We have a distorted and twisted understanding of what's going on in our life kasi lagi tayong nakatingin sa ating sariling perspective.
Malabo na nga mata natin, pero pag may problema, lumilinaw. Sabi mo sa katabi mo, grabe ka, Brad. Pagdating sa mga kaaway, 2020 vision. Pero pagdating sa ating Panginoon, laging malabo. Eh, totoo naman, minsan, Pastor, hindi mo maintindihan pag may mga suffering sa buhay, may problema sa negosyo, ang mga anak ko, parang hindi sila nakikinig sa akin. Parang hindi kami magkasundo ng mga anak ko. Parang overwhelmed ako sa mga school works these days. Teacher na nga ako, stress pa ako eh. Ako gagawa ng lesson plan, ako gagawa ng mga ganito. Tapos suspecha ko, Pastor, ha? Atin-atin lang to, ha, Pastor. Suspecha ko, yung asawa ko, niloloko ko eh. Eh, Pastor, God's perspective, man's perspective, eh. Parang mahirap i-apply yan sa totoong buhay. Pero alam niyo, mga kapatid, ang reality, ang totoong sitwasyon na ating buhay, ginagamit ng Lord ang mga bagyo sa iyong buhay para mas lalong lumalim ang iyong pagtitiwala sa ating Panginoon. Ulitin ko lang, hindi gusto ng Diyos sa tayo mahirapan, pero minsan inaallow ng Lord ang mga storm ng ating buhay para lumalim yung ating pagtitiwala sa Kanya. Because sometimes God will allow you to go through the fire to make you on fire. Hindi po pwede maging fireproof yung isang taong hindi dumaan sa apoy. Kaya ang sabi ng scripture, mga kapatid, nung ang mga disciples, pagkatapos nila ma-experience yung pagpapakain ng Lord sa 15,000 people, ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanila, you go ahead, mauna na kayo. Go to the other side. Take note of that. Hindi nila gustong tumawid. Si Lord ang nagsabi sa kanilang tumawid. Sumusunod lang sila. Sino sa inyo nakaka-experience minsan, sumunod ka na nga, binagyo ka pa? Do you understand, mga kapatid? Sumunod lang sila eh. And the thing is this, if we believe that God is omniscient, that He knows everything, ibig sabihin, alam din ng ating Panginoong Yesus na sila'y dadaan sa bagyo. Alam din, alam ng Panginoon. And yet, inalaw ng Panginoon na padaanin pa rin sila sa bagyo. Does that make God a cruel God? I don't think so. Kasi lagi may purpose ang Lord sa lahat ng mga sitwasyon. At nung sila'y nasa gitna na ng karagatan, sabi ng scripture, by the way, I just made a study, amen, and many scholars are saying na yung between their departure to their destination is about between 8 miles to 16 miles. At nung sinasabi ng scripture na sila ay nasa gitna ng karagatan ng Sea of Galilee, that literally means nasa gitna talaga sila. And you know what? Sometimes nanghihinayang ako sa mga taong nasa gitna na sumuko pa. Kasi imagine mo, pag nasa gitna ka, yung distance ng pinanggalingan mo at yung distance ng paroroonan mo, pareho lang, mas pinili mo pang bumalik. Kung kailan naglilingkod ka na, tsaka pa nag-quit. Kung kailan nakilala mo na ang Panginoon, tsaka ka pa bumitaw. Noon nga wala kang Diyos eh, hindi ka bumitaw. Ngayon pa ba? Whew, hallelujah. God literally sent them into the Sea of Galilee. At nung sila ay nasa gitna ng Sea of Galilee, dumaan yung bagyo. Now, para lang klaro tayo at nagkakaintindihan, hindi po ito yung bagyo na sinabi ng Lord na Shalom. Ibang bagyo yun. Yun yung bagyo na yun na nasa Matthew 8, remember the story, na sila ay nagdalakbay din sa Sea of Galilee, bumagyo din, si Jesus tulog. Iba yun, iba to. At aalala nyo yung si Jesus tulog, ginising nila si Jesus, sabi niya, Lord, don't you care that we drown? Si Jesus naman bumangon. Sabi niya sa mga bagyo, Shalom! Huminto ang bagyo. So yung bagyo sa Matthew 8, pinahinto. Yung bagyo sa Matthew 14, hindi. Interesting, isn't it? Na hindi lahat ng bagyo sa buhay mo pinapahinto ng Lord. Pero sa lahat ng bagyo, kasama mo siya. Kaya nga ang sabi ng Isaiah chapter 43 verse 1 to 2, But now, this is what the Lord says, He who created you, Jacob, He who formed you, Israel, do not fear. For I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. See that? Hindi sinabi ng Lord, di ka dadaan sa baha. Ay, magandang balita sa kamanabayan. Lagi tayong binabaha. Pero napansin ko, lately, hindi na, no? Napunta na sa Quezon City. When you go through the waters, I will be. Tingnan mo yung pangako ng Lord. Ang pangako lang niya, kasama kanya. Maghirap ka o yumamang ka, kasama kanya. May sakit ka o wala, kasama mo siya. Iwang kanya o kasama mo siya, kasama ka ng Panginoon. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire,
you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Dadaan ka sa apoy, pero hindi ka masusunog. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, habang sila'y natatakot in the midst of their fear, sabi ng Panginoon, take courage. It is I. Don't be afraid. Let me just talk to you, mga kapatid, global family all across the world, there are many things in your life that you don't understand. Pero ang pangako lang ng Panginoon, God is always at work. And He is always working behind the scenes, even though you don't see it. Sabi ng Lord, don't be afraid. Take courage. It is I. And then of all the disciples, sinong pinakamadaldal sa lahat ng disciples? Come on, somebody. Peter. Kahit di mo tinatanong si Peter, magsasalita yan. May kilala ba kayong kaibigan na ganun? Dalawa kasi yung contrast ng disciples. Merong John tsaka may Peter. Si John, tahimik yan. Si John, siya'y nakahilig sa dibdib ng ating Panginoong Jesus. Pero meron namang isa si Peter, yung kahit di mo tinatanong. May isang Peter na magsasabi, Lord, kahit i-deny ka ng lahat ng mga 11 na yan, ako hindi kita i-deny. Tapos i-deny ka rin 3 times. Amen. Of all the disciples, ang sabi ng scripture, si Peter ang nagsalita. And look at this, ang sabi ni Peter sa verse 28, Lord, if it is you. Everybody say if. If is a statement of uncertainty. Hindi siya certain, hindi siya sigurado, pero sabi niya, Lord, kung ikaw talaga yan, kahit hindi ako sure. Lord, if it is you, hindi ko sure kung ikaw yan, pero sabi niya, Lord, if it is you, command me to come to you. Kahit may uncertainty, ang sabi niya, utusan mo ko, Lord, na lumapit sa iyo. In other words, ang sinasabi ni Peter, Lord, tell me what to do. And that is next level trust, my friend. Next level tiwala niya. Grabe tiwala niya sa Panginoon na sinabi niya, Lord, command me to walk to you on the water. Alam kong this is humanly impossible, but command me to walk on the water. Utusan mo akong lumakas sa tubig kahit wala pa nakakasubok nito. How I wish we have that same kind of faith. Next level trust sa ating Panginoon. Na ipinuposition mo intentionally, on purpose, ang sarili mo na sumunod sa Panginoon. Kasi marami sa atin tinatakasan yung utos. Naalala niyo yung mga kapatid niyo before? Pag sinabi ng nanay niyo, magugas na ng pinggan hanggat walang tinatawag na pangalan. Walang sasagot. Pero si Peter, walang nagbo-volunteer. He purposely positioned himself and said, Lord, if it is you, tell me to come. Sabi nga niya, sa ibang translation, command me. Woo! What kind of heart is that? Utusan mo ako. E tayo, wag mo ako utusan, Lord. Si Peter hindi, sabi niya, utusan mo ako, Lord. Sabihin mo lang, susunod ako. Sabihin mo lang, Lord, i-give up ko talaga lahat sa iyo. Kahit na may if, kahit may uncertainty. And then Jesus answered and said, come. Now that is definite. Yung tanong niya, uncertain, pero yung sagot ng Lord, definite. Okay, come. Come. Because sometimes, mga kapatid, yung mga if natin, yung mga feelings natin, uncertain. Pero maraming salamat, yung word ng Lord is always certain. Yung word ng Lord is laging definite. So now si Peter, he's not holding on to what he feels. Kaya siya nakalakad sa tubig, he was holding on to what he heard, the definite word of God. Kaya napakahalagang umaatin tayo sa church kasi yung laging nararamdaman natin pagpasok ng church, if. Will God save me? Will God deliver me? Will God do this for me? Walang certainty. Pero every time you hear the word of God, I will save you, I will. There's certainty in God's word. Kapag ka word of God, siguradong sigurado. Sabi mo sa katabi mo, feelings are dangerous. Feelings are dangerous. Sumunod. Kaya tayo mga kapatid, hindi tayo sumusunod sa feelings natin, sumusunod tayo sa salita ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kapag lagi tayong sumusunod sa pakiramdam natin at nagkaroon ng problema sa ating buhay, for me, one of the worst things that could happen to you is when you try to convince yourself that you made the right decision. Yun yung pinaka-worst. Nag-decision ka ng jowain siya, tapos tsaka mo tinatanong at kinukumbinsi ang sarili mo, tama to. Narinig ko talaga to sa Lord. Maliwanag na maliwanag. Pero alam mo sa sarili mo, feelings lang talaga yun. Kung kailan 5 years na kayong kasal, I married the right guy. Pag hindi siya nagliligpit ng hinigaan, tama ang pinakasalan ko. Pag hindi siya naguhugas ng pinggan, tama ang pinakasalan ko. You're trying to convince yourself that you made the right decision and you're trying to convince yourself you're at the right company. Tama tong trabaho ko, mahirap talaga lahat ng trabaho.
Oo, ganyan talaga eh. Alam mo kung bakit? Kasi feelings ang ating pinairal. Yung uncertainty, yung ating hinawakan. Kinilig ka, tas hindi ka na nakinig. Minadali natin ang proseso. Sabi ni Peter, Lord, if it is you, command me to walk on water. And Jesus said, come, lapit ka. Sabi ng scripture, and Peter got out of the boat. Lumabas siya sa kanyang bangka. Peter responded to the call of God and he was able to walk on water. Parental guidance, huwag niyong gagawin yan. Nabigla kayong lalabas ng inyong bangka, sabi ni Pastor, if I believe in Jesus, I can walk on water. May uncertainty, makakalangoy ba ako? Hindi. But there is certainty in the word of God. Sabi ni Lord, come. And then I came. No. Now question. Mind-blowing ba na si Jesus ay nakakalakad sa tubig? Ulitin ko yung tanong. This is a trick question. Mind-blowing ba na si Jesus nakakalakad sa tubig? No. No. He is God in the flesh. Hindi na mind-blowing yun. Normal yun sa Panginoon na He can defy the laws of nature and He can defy the laws of gravity. After all, Joshua. Alam nyo kung ano mind-blowing? Yung si Peter yung nakalakad. Yun yung mind-blowing. And it will blow your mind, mga kapatid, what you can do kapag sumunod ka sa Diyos. I say that again, it will blow your mind sa mga bagay na kaya mong gawin kapag sumunod ka lang sa ating Panginoon. Ang problema kay hindi tayo ma-mind-blown kasi hindi na tayo sumusunod. I said it again. Alam nyo kung bakit hindi na tayo ma-mind-blown kasi hindi na tayo sumusunod. Third time is a charm. Alam nyo kung bakit hindi tayo ma-mind-blown minsan at parang normal na lang ang nangyayari sa atin kasi hindi ka na nagtitake ng risk. Hindi ka na lumalabas sa comfort zone. Hindi ka na lumalabas sa bangka mo. Tapos sinasabi mo, Lord, nandito lang ako sa bangka, safe, nakasanayan, pero blow my mind. It will blow your mind what you can do and what you're able to do when you start to obey God. And we know what happened habang naglalakad si Peter. Sabi na scripture, when he saw the wind, hindi niya nakikita yung hangin. Sino ba naman nakakita ng hangin? Ano nakikita niyo effects ng wind? When he saw the wind, he became frightened, natakot siya, and he began to sink. Kung ano yung nangyayari sa paligid niya, yun ang naging dahilan kung bakit na-lose sight siya sa ating Panginoon. And you know the story. Ang sabi ng scripture, let's show verse 30 please. Verse 30. I want you to see this. Verse 30. Matthew 14:30. Ang sabi ng scripture, amen? Look at that. And beginning to sink. Everybody say beginning to sink. Kung nandito kay last Sunday, napag-tripan natin yung part na yan, ano? No? Parang sabi natin, he began to sink. So let me ask you the question. Listen. Let me ask you the question. Are you swimming or are you sinking? Sabi mo nga sa katabi mo, nakakalutang ka ba ba? O lumulubog ka na? Kasi ang sabi ng scripture, he began to sink. So ibig sabihin, in the act of sinking, sa kanyang paglubog, hindi ko alam sa inyo mga kapatid, pero for me, there is no such thing as you begin to sink. You just sink. Walang dahan-dahang lumulubog. Walang start and finish ang paglubog. Lubog ka agad. Pero sabi ng scripture, he began to sink. Sino sa inyo naniniwala, hindi ikaw makakapili kung kailan ka lulubog. Yung pag nalubog ka, pwede ba 5 seconds muna? Wala. You cannot choose. Hindi ka makakapili kung kailan ka lulubog. Hindi ka makakapili kung kailan ka masisira. Sino sa inyo nakakapili kayo kung kailan ka masisiraan ng sasakyan? Wala. Pag bigla na lang na-flat ang gulo mo o nasira yung sasakyan mo, pwede ba paabutin mo muna ako doon sa toll gate? No. You cannot choose. Hindi mo maikakalendaryo. Hindi mo malalagay sa schedule kung kailan ka magkakaproblema. Kung kailan ka dadaan sa worst season of your life, hindi mo maikakalendaryo yan. Kaya nga napakahalaga na lagi ka may baong salita ng Panginoon kasi hindi mo alam kung kailan ka mahihirapan, kailan ka mamamroblema, kailan ka malulugi, kailan ka masasaktan. Pero the moment na nangyari sa'yo yan, kailangan mo laging panghawakan ang salita ng Panginoon. Hindi tayo si Peter that he began to sink because we just sink. Basta lang tayong lumulubog. At pag sinabi mong sinking, sinking is always going down
below the surface. Kaya ka lumulubog. Pag sinabi nating sinking, laging descending, laging dropping. Now, this is interesting. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng Peter? Peter means rock, bato. And that's what rocks do. They sink. They just sink. Ako lang yata, ako lang. Mga ganitong bagay ako. My man. Dapat hindi ko sinishare talaga yung mga ganito eh. Boring. Peter means rock, and that's what rocks do. They sink. Have you ever been in the situation, mga kapatid, that you don't begin to sink? You just sink. Pwedeng lumulubog ka sa kalungkutan, lubog sa kahirapan, lubog sa utang, lubog sa stress, lubog sa takot, lubog sa kahihiyan. Does it occur to you, mga kapatid, na sinunod mo lang naman si Lord eh? Lumubog ka pa din. And every time you sink, and every time na tayo lulubog, we feel like we are a failure. Failure talaga ako. Hindi man lang ako makapag-provide para sa aking family. Failure talaga ako. Hindi ko man lang mapag-aral ang aking anak. Lumulubog kami financially. Failure talaga ako. Pinabayaan ko ang aking katawan. Lumulubog tuloy ngayon yung aking health condition. Kasalanan ko to kung bakit ako nagkaganito. Kaya ako malungkot, kaya ako nasaktan, kaya ako dumaranas sa mga pagsubok nito. It's my fault. And most of the time, kapag tayo lumulubog, ang pakiramdam natin, we failed. Pakiramdam natin, bumagsak na tayo. Tapos naririnig pa natin iba, what a shame! Lumubog! Nalugi! Nahihirapan. Kaya ka nahihirapan eh. Kasi sunod ka ng sunod sa Lord mo na yan eh. Kaya nangyayari sa'yo yan dahil yan sa faith mo. Subukan mong bitawan yung pananampalataya mo. Lulutang ka uli. And I can just imagine what was going through sa isip ng mga disciples na nasa bangka habang pinapanood nila si Peter. I don't know what happened. This is not biblical. But I submit to you, some of them might say, yan kasi, pasikat, lumubog tuloy. Eh, sino mo naman kasi nagsabi sa'yo, lumakad ka sa tubig? Kasi, do you remember, yung mga disciples, 12, isa lang yung lumakad, yung 11, fans. Spectator. May mga fans ba kayo sa buhay, mga kapatid? Na kapag nahihirapan ka, dun sa salita. I told you. Sinabi ko na sa kayo kasi sa iyo eh. Ang tigas kasi ng ulo mo. And every time they see you na lumulubog, ang tingin nila, wala nang pag-asa yan. Hindi na makakaahon yan. Parang pag may problema tayo, nararamdaman natin yung beginning to sink. Lord, sige, lamunin na lang po ako para tapos na po ang lahat. And then you will hear opinions of other people na hindi naman pansinin niyo to, yung mga taong may opinion sa buhay mo pag may problema ka, yung mga taong hindi bumabati ng happy birthday sa'yo. Hindi ka babatiin ng happy birthday pag may problema ka nandyan, active. And sometimes when things are rough, you feel a failure. I remember a few years ago, about 8 or 9 years ago, when God told us na i-give up yung aming savings ni Jenny para sa construction ng ating lumang church before. God literally said to us, i-give up niyo lahat. Ibigay namin sa Panginoon. That is not a popular thing to do, and I don't recommend anyone to do the same. We just heard it very clear to the Lord, and we just followed. You know what happened? Pagbigay namin, kasi nga lahat eh. Hindi ko po alam kung saan kayong school nag-aral, pero pag lahat, lahat yun. So we gave everything. Without even thinking, how are we going to survive? Paano kami makakasurvive? Kasi wala na akong work eh. I'm doing full-time in the ministry. At that time, wala naman akong allowance na nakukuha sa church. So ano papakain ko kay Jenny? Siyempre, I mean, may asawa na ako eh. Hindi naman katulad dati eh. Na kahit na kalamay lang ang ulam ko, I can do that. Although si Jenny, buti na lang, hindi rin siya maarte. So pareho kami nagkakalamay. So, so gave up everything, binigay namin lahat. You know what's the worst thing is this? Sa panahong hirap na hirap ka at wala kang nakain, ang pinaka-worst na narinig ko, na sinabi sa akin, di ba ginusto nyo yan?
Wow, man. Ginusto niya ni. Wala namang nagpilit sa yung i-give up niyo yung savings niyo eh. In essence, sinasabi nung taong ito, ginusto niyo naman niya ni. At nung kami lumulubog, pakiramdam namin, nagkamali talaga kami. What a shame. Pastor pa naman na nagpipreach ng Jehovah Jireh, pero hindi mismo maranasan yung provision sa kanyang buhay. What a shame! Pastor, nagpipreach ng kagalingan, pero siya mismo may sakit. What a shame! Nakakahiya naman, kasi lubulubog na sila. And they are enjoying watching you sink. Kaya kailangan mo ng mga lifeguard sa iyong buhay, na kapag nakikita kang lumulubog, may sense of urgency para sa gipin at hindi pagtawanan. What a shame, Peter. Siguro sabi pa ng ibang disciples, probably si Judas, oh, you have little faith. Why did you doubt? By the way, si Jesus nagsabi nun. So, ibig sabihin ba, tinatawag nating failure si Peter dahil nagsimula siyang lumubog? But what if I tell you, mga kapatid, that just because you are sinking doesn't mean you are a failure? I said it again. Just because you are sinking doesn't mean you are a failure. Hindi porkit lumulubog ka, failure ka. Kasi sumunod lang siya eh. Lumulubog ba si Peter? Yes. Totoo namang lumubog siya. Pero at least sinubukan niya. Alam niyo kung sino talaga yung tunay na failure dito? Yung hindi sumubok. Tinatawanan nila si Peter dahil lumubog. Minsan tinatawanan natin sa preaching natin si Peter dahil siya yung lumubog. Pero at least he tried. At least he took the risk. At least sumubok siyang lumakad at sumunod sa ating Panginoon. Lumubog siya, pero at least lumabas siya sa bangka niya. Come on, somebody. Kaya wag nating pagtatawanan yung misery ng ibang tao kasi minsan kaya nila nararanasan yan kasi sumunod sila sa Panginoon at dinedevelop ng Lord yung karakter nila. Nakatingin ka lang sa maling season nila. Subukan mong bumalik 5 years later. Magugulat ka sa ginawa ng problema sa buhay ng tao na yan. Kung paano sila tinulungan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang paglubog, mas tumindi yung kanilang pagtitiwala sa Panginoon. Na sa pamamagitan ng pagkalugi ng negosyo, mas natuto silang i-handle ang kanilang finances. Na sa panahon na sila ay nagkulang at nagkaroon ng issue sa kanilang relationship, mas lalong tumatag ang kanilang... Huwag natin pagtatawanan ang misery ng ibang tao kasi baka mamaya nasa maling chapter ka lang nakatingin. Huwag niyong huhusgahan ng isang pelikula dahil episode 1 lang yung napanood ninyo. You cannot judge a movie based on one scene that you watch. May kilala ba kayo na kapag tinanong mo, maganda ba tong Spider-Man, No Way Home? Pangit yan. Pero napanood niya lang 3 minutes. Forward pa ng forward yun. Pangit, pangit, pangit. Hindi napanood, pangit CGI. Sabi mo sa katabi mo, huwag judgmental. Tingin ko lang ha, kung meron mang failure dito mga kapatid, and I, sa ating nakikinig sa Spotify, quote and quote. Kung meron mang quote and quote failure dito, tingin ko yung mga disciples. Kasi hindi katulad ng mga disciples, si Peter at least sumubok. May question ako sa iyo kapatid. Tuwan-tuwa ka na hindi ka lumulubog, di ba? Pero posible kaya na kaya hindi ka lumulubog kasi hindi ka naman lumalabas sa comfort zone? Komportable ka sa bangka mo, you have all that you need, dami mong takeaways kapag Sunday, di mo naman ina-apply. Gustong-gusto mo kung nasaan ka naroon. Public service announcement number 2, Christianity will always shout conviction, not convenience. Christianity will always shout conviction and not comfort. Serving the Lord is getting out of your comfort zone. Helping the needy is getting out of your comfort zone. Going to church is getting out of your comfort zone. Paggamit ng vacation para sumamba, manalangin, magbasa ng Bible is getting out of your comfort zone. And marami sa atin, hindi na lumulubog kasi hindi na sumusunod. Marami sa atin, hindi lumulubog kasi hindi lumalabas sa kanilang mga comfort zone. Yung nasa bangka, hindi lumubog, pero hindi rin naman sila nakalakad sa tubig. Minsan, tinatawanan natin yung mga lumulubog, pero sa totoo lang, they just took the leap of faith. Risk taker kasi sila, kaya sila naging water walkers. Eh, ikaw?
Sakit naman yun, Pastor. Actually, ako nga una nasaktan dito eh. Kaya pala sabi ng Panginoon, take courage. Kasi yung courage, hindi ibig sabihin hindi ka nakakaramdam ng takot. Magaling pa naman tayo magtapang-tapangan, di ba? Courage doesn't mean you don't feel fear. Courage just means you act on your fear. Courage just means that you act in spite of your fear. Nakakaramdam ka ng takot, pero hindi ka nagdudwell sa iyong takot. Natatakot ka sa future mo, pero sumunod ka pa rin. Natatakot ka sa future ng family mo, pero nag-full-time ka pa rin. Natatakot ka sa future ng karir mo, pero nagse-serve ka pa rin. Natatakot ka sa future ng family mo, pero dinadala mo pa rin. Hallelujah! You may feel fear, but you don't have to dwell in our fear. Ang mga biblical heroes natin, mga kapatid, hindi sila naging disciple and biblical heroes just because they are rich, they are educated. Yung mga disciples natin, hindi sila naging disciple dahil mayaman sila o dahil magaling sila o dahil matalino sila. Most of them kaya naging disciple kasi courageous sila. Meron silang leap of faith na sumunod sa Panginoon, ibigay yung para sa Panginoon, gawin yung pinapagawa ng Panginoon kahit mahirap, kahit maapektuhan ang aking schedule, kahit mahihirapan kami. I just took the leap of faith. And I want to thank my parents and those people who have gone before me na nag-invest sa akin kahit mahirap sa kanila. Yung mga parents ko na dinadala kami sa church kahit parang Christmas tree siya kasi limang bata yung kanyang daladala. But she just took the leap of faith na dalhin yung kanyang mga anak sa church kasi naniniwala siya na kapag ginawa ko ito, I'm doing this not just as a mom, but I'm doing this as a disciple maker. You are not just a father, you are a disciple maker. You are not just a mother, you are a disciple maker. And we are called by God to disciple our children, disciple our homes, our friends, our family. Took the leap of faith. Take the leap of faith. Lumabas ka, kapatid. In your comfort zone. Yung mga disciples natin, the first elders of the early church, they were just ordinary men with no special training at all. Kaya talagang kinakaya-kaya lang sila ng mga Pharisees eh. Tinetreten sila, ipapapatay ka kayo pag nag-share pa kayo ng gospel na yan. Pero you know what? Hindi sila napa-apekto sa kanilang takot. In fact, nanalangin pa sila kay Lord. At ang sabi nila sa prayer nila, Lord, gusto po nila kaming patayin, pero grant us boldness. Hindi nila sinabing, Lord, patayin mo yung mga gustong pumatay sa amin. Diba sabi mo, Lord, pray for our enemies. Lord, pinapanalangin ko na po yung mga kaaway ko na mabilaukan, atakihin sa puso, masagasaan. So, nag-pray. Yun, hindi mo naman sinabi, Lord, na pray for their well-being. Diba? Sabi mo lang, pray. So, I pray. Sabi mo sa katabi mo, magpatawad ka na, kapatid. I don't know who is this for. Segway ko lang, ha? May mga pagkakataon sa buhay natin that we feel like forgiving this day, and we felt the anger again the next day. That's why forgiveness is a decision. Okay? So forgive. Where are we? Grant us boldness, okay? Sabi nila, grant us boldness, Lord. Lord, bigyan mo kami ng tapang. Hindi nila pinanalangin na tanggalin mo yung mga threat sa buhay namin. Ang sabi lang nila, kung may threat man, bigyan nyo pa kami ng boldness. Hindi sila nagpahinto sa kanilang takot. At nung sinabi nila na, Lord, bigyan mo kami ng boldness, hindi sila nananalangin na Lord, maiwasan nila kami, huwag kaming makita. Sana bigla na lang kaming maging dito, halaman para hindi kami makita. Hindi nila sinabi yun. Ang sabi nila, Lord, kung makakaharap man namin sila, bigyan mo kami ng boldness to still preach the word of God regardless of the situation. And when you encounter a storm in your life, most of the time, ang pinapanalangin natin, Lord, remove the obstacle, remove the threat. Pero I guess it's always, it takes a lot of faith, courageous faith, to say, God, I know life is not easy, but I thank you kasi hindi mo ako iniwan. Amen. Hindi mo ako kinalimutan. So kung makaka-encounter man ako ng mas matinding pagsubok, kailangan ko ng mas matinding katatagan. Amen. Sa aking buhay. So, sa amin ng scripture, nung nakita ni Peter ang hangin, natakot siya, and he began to sink. By the way, huwag niyong kakalimutan yung last part.
as he was sinking, habang siya'y lumulubog, tumawag siya sa Panginoon, "Lord, save me! Save me!" In the Hebrew, "Hosanna! Hosanna! Save me!" And I believe, all of us need saving. All of us need saving. And I don't know what season are you in your life. Pero sana anumang season na meron ka, nasa aw ka man o nasa wow, nasa mountain top o nasa valley low, ang aking panalangin, yung prayer natin na Lord save me, ay maging Lord thank you saved me. Na yung 911 maging testimony. Hallelujah. Na yung test natin maging testimony. Na yung mga struggles ng buhay natin will become our testimony. As sabi ng scripture, as he began to sink, he cried out to the Lord. And as I've said, walang dahan-dahan lumulubog, bigla ka na lang lumulubog. Pero look at this, habang siya'y lumulubog, nakapanalangin pa siya sa Panginoon. He cried out to his God. In other words, he was sinking, but he was not sunk. Nakalubog, pero hindi lunod. Nakatawag pa eh. Alam niyo mga kapatid, maraming salamat sa Panginoon. Kung meron mang mga struggle sa buhay natin, meron pa rin, laging merong chance ang tumawag sa Panginoon. Huminto ka man sa paglilingkod, laging merong chance na sabihin mo, "Lord, renew my passion." Laging may chance. Maraming salamat sa Lord na kahit may mga pagkakataon na tinanggihan kong tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, nandito ako ngayon para tanggapin siya. Merong laging chance ang ibinibigay ang Panginoon sa atin para tayo ay makatawag sa Panginoon at sabihin natin, "Lord, save me." He was sinking but not fully submerged. Lumulubog pero hindi talaga lunod. He did sink but not all the way through. After all, di ba si Peter fisherman? Dapat marunong siya lumungoy eh. That's interesting to me. Maraming salamat sa Panginoon. He was down, but not sunk. Lubog, pero hindi lunod. So hindi tayo natutuwa na may mga paglubog sa ating buhay, pero salamat na rin, hindi pa rin tayo lunod. May pag-asa pa na lagi tayong manalangin, magbasa ng kanyang salita, tumawag sa ating Panginoon. There's salamat sa Panginoon na kahit may sakit ako, buhay pa rin ako at makakatawag pa rin ako sa kanya ng Lord, save me. Lord, deliver me. Lord, protect me. Lord, provide for me. Lord, heal me. I don't know who is this for. God is giving you one more chance. One more chance. Alam mong malapit ka ng malunod. Malapit na bumitaw sa iyong tali. Malapit na mag-give up at mag-quit. Pero just like Peter, in the midst of the so-called sinking, he cried out to God. He got enough time to say, "Lord, save me." Nakakapagsalita pa siya habang siya'y lumulubog. And by the way, yung sinking in this context, ibig ba sabihin, kaya lumubog si Peter, malayo siya sa Panginoon? I don't think so. In fact, siya yung pinakamalapit. Kaya nga siya yung na-reach eh. While he was sinking, God is reaching. I said it again. While Peter was sinking, Jesus was reaching. I believe this is a prophetic word for somebody. Still have time. While you are sinking, God is offering His hand. Come back. You need me. You need God. That while we are sinking, God is reaching. Porke ba lumulubog malayo sa Panginoon? No. Peter was close enough for Jesus to reach him. Peter had enough faith to say, "Lord, save me." Hindi na wala yung pananampalataya niya, na wala lang yung focus niya. That's why he said, "Lord, save me." And as I close, sabi ng verse 31, immediately. Everybody say immediately. Sabi mo sa katabi mo, si Lord, mabilis. Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. "You little faith, why did you doubt?" Thank you, Jesus.
God will not allow you to drown before His presence. God will not allow you to drown before His presence. God will not allow you to drown before His presence. Kasi sa mga panahon wala nang nakikinig sa iyo, He's there. While nobody else could help, He is there. When nobody is able to deliver, He is there. Jesus showed up, reached out His hand, and rescued you. So my friends, let me tell you this. Help is on the way. Help is on the way. Jesus is reaching. And I'm telling you this because I'm praying to God that you all make it through. Na lahat kayo makasurvive. Na lahat kayo malagpasan ng pinagdadaanan para balang araw dumating tayo sa tagpo na congratulations. You survived the worst season of your life. Pwede nyo ba sabihin sa katabi mo, congratulations. You're gonna survive the worst season of your life. At kung nakalagpas ka na, congratulations self. You survived the worst season of your life. Thank God hindi ka bumitaw. Thank God hindi mo sinarang yung bibig. Thank God hindi mo sinarang yung tenga. Nakinig ka sa Panginoon from out to wow, from 911 to testimony, from Lord save me to you save me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You saved me. Maraming salamat, lumulubog, pero hindi nalulunod. Purihin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hi Guava Family, maraming salamat na natapos po ninyong panoorin ang video na ito. Bago lamang po tayo pumunta sa ating next video, ay nais ko pong personal na imbitahan kayong suportahan ang gawaing ito financially. Kung kayo po ay napagpala ng isa o ilan man sa mga videos na inyo pong napanood at nais po ninyong pagpatuloy natin na abutin ang mas maraming tao, na punuin natin ang langit and continue to fight for our family. Kung ikaw po ay hinihipo ng Panginoon para abutin at tulungan din po ang ibang tao at maipagpatuloy po natin ang pagpapalaganap ng gawain ng ating Panginoon, nais ko pong imbitahan kayong suporta ng ministry ito financially. You can do that by going through our website, gscmnb.com/give, at lahat po ng mga ways that you can give through GCash, through bank transfer, to remittances, or through online transfer, lahat po yan ay pwede nyong magawa at lahat po ng accounts ay naka-flash po at nakalagay doon sa website na ito. Marami pong salamat sa inyo. Naniniwala po tayong givers are blessed. At kung tayo po ay nagtatapat at tayo po ay ginagamit ng Panginoon para pagpalain ng iba, sabi nga ng Bible, those who refresh others will be refreshed as well. So marami pong salamat sa inyo at ako po ay naliligayahan na nakaabot po tayo dito. Pagpalain po kayo ng Panginoon and once again, punuin natin ang langit. God bless you!